Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. Tropa on DWDD. Ang tunjot ay may sanaysay at may kahulugan na dapat mamansin at maintindihan. Kahit sino ka man ay dapat malaman na dito sa mundo ikaw ay tunog lang. Kahit na ang araw sa kalangitan, siya ay tunog lamang sa kalawakan. Magandang umaga, lungsod ng Quezon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga, Pilipinas. Ngayon po ay araw po ng Huwebes, 25 sa buwan po ng Oktubre taong 2018. Muli pong sumasa inyo ang programang Tropa 10 to 11 AM. Siyempre pa ako pa rin po ang inyong katropang si Amihan Sabillo, ang inyong mga kasama sa pagtatanghal ng programa natin ngayong araw po ng Huwebes. Tayo po ay live na live na inyo po napapakinggan sa atin pong live streaming sa www.com.ph and 1134 kHz sa atin naman pong talapit. And syempre pa sa atin pong mga Facebook, maaari po niyong i-search ang Katropa DWDD-CRS Virtual RTV. Kumusta po ang inyong magdamag? Kumusta po ang inyong buong araw kahapon? At kumusta naman ang umaga natin ngayong araw po ng Wednesday? Sa amin po dito ay okay, alright? Dapat happy every day. Anyway, mga katropa, kahapon nga po ay tayo po yung naatasan na mag-cover dito po sa press con na ipinatawag po ng Armed Forces of the Philippines. Sa pangunguna po yan ni AFP Chief of Staff, General Carlito Galvez Jr. May kinalaman pa rin po mga katropa dito po sa pangyayari sa ating bansa, particular po dyan po sa bahagi ng Sagay City, doon po sa pagpaslang o massacre po na naganap sa Siam na mga magsasaka dyan po sa Sagay City. Sa initial po na investigasyon ay kanila pong inilabas kahapon. Ito, hawak po natin yung statement ng Armed Forces of the Philippines kasi po ipinupukol po ngayon. Ipinupukol po ng mga kaliwang grupo, particular po ng teroristang New People's Army, na pamahalaan daw po ang nasa likod ng brutal na pagpaslang dito po sa limang sa Siam na magsasaka. Ay may sanaysay at may kahulugan na dapat mamansin at maintindihan. Alam po ba ni mga katropa na ito pong teroristang grupong New People's Army ang maaaring nasa likod ng brutal na pagpaslang sa Siam na magsasaka sa lungsod ng Sagay? Ito po ay sa lalawigan ng Negros Occidental. Alin na ang araw sa kalangitan, siya ay tunog lamang.
Ito po ang inihayag ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Carlito Galvez Jr. Anya sa ngayon ay patuloy po yung pinagsanib na pwersa ng Armed Forces of the Philippines Philippine National Police at Department of Agrarian Reform Program o DAR, kung saan natukoy nga po doon po sa apat na unang anggulo po na tinitingnan ng ating mga otoridad na posibleng may kinalaman. Kasi po yung apat na yon, kung inyo pong matatandaan sa programa natin kahapon, binanggit din po natin, ang unang anggulo po ay yung maaaring may kinalaman sa pagpaslang o sa massacre po ng Siyam na Magsasaka ay ito mismong may-ari ng hasyenda ng tubuhan. Ikalawa ay ito naman pong maaaring claimant lang din. Maaring mga claimant nitong lupa yung sinasabing nasa lupin. Ang ikatlo naman po ay ang teroristang grupong New People's Army. At ang ikaapat po ay itong mga CAFGU. Po ng alitan sa pagitan po ng CAFGU at ng mga magsasaka dito po sa National Federation of Sugar Workers noon pang taong 2015. So agad inalis yung pang-apat doon sa anggulo dahil 2015 nangyari yung alitan. Itong Siyam po na pinaslang, inong Sabado ng umaga na recruit yan, Sabado ng gabi pinatay sila. So malinaw na walang kinalaman doon sa alitan ng CAF gunong 2015. At lumabas nga po ang pinaka nasa likod ay ito nga pong teroristang grupong New People's Army. Natukoy din po ang founder ng National Federation of Sugar Workers o NFSW ay si Agkawili. Alam naman po natin si Agkawili po mga katropa ay ito po ay miyembro ng teroristang grupong New People's Army at inahintulad din po ng sandatang lakas ng Pilipinas ang samahan na NFSW sa grupong kadamay kung saan ang mga ito ay nag-aangki ng mga lupang hindi kanila. Diba? Yung alam naman po natin kasi yung kadamay, diba, inangkin yung pabahay para sa mga kapulisan at kasundaluhan. Ito naman pong NFSW, sila naman po yung nag-aangkin ng mga lupa. Diba? Nangyari yan eh, hindi ako nagkakamali. Yung example din yan kahapon ni Major General Fernando Trinidad. Ito pong J2 natin na sa Palawan, kaya nagkaroon ng malaking away before, yung mga claimant ay mula sa bahagi po ng Mindoro at Batangas, ang kalaban nila mismong lehitimong mga taga-Palawan. So, ganun po yung nangyari. Ito po yung sinasabi na itong NFSW, sila po yung magpapamiyembro dito at magkakaroon ng lupa. Parang sa kadamay. Nagpamiyembro sa kanila, nangagaw po sila o nangangkin sila ng pabahay para sa mga sundalo. Which is dapat yung mga pabahay na yon ay para sa mga sundalo. Yung kaibahan nga lang, binigyan ng pagkakataon ng Pangulo ang mga ito na kanila na yung pabahay. Kaya yung ibang mga sundalo at kapulisan na kanila dapat yung pabahay mula po sa National Housing Authority ay binigyan na lamang o sa NHA ay binigyan na lamang sila ng ibang lugar para po sa kanila. So yun po yung natukoy dito po sa grupo ng NFSW. Kasi nga itong Siyam po na biktima natukoy na hindi po sila residente ng Sagay City, sila po ay residente ng mga kalapit lamang na mga munisipyo. At nilabas din po ng gobyerno na ang ginawa po ito ng New People's Army ay ipinupukol. Diba? Gagawa sila ng kabalbalan, gagawa sila ng mga krimen, ang ipapaangkin po nila ang may kagagawa nito ang gobyerno o ang mga kasundaluhan para magalit ang taong bayan. Yun po ay tiningnan din po ng anggulo ng Armed Forces of the Philippines. At bukod po sa 19 na bala lamang yung nakuha, ibig sabihin po nito, italagang intensyon. Alam nila na nandito ang Siyam na to at yung pagpaslang ay kanila pong pinlano. Bukod po kasi mga katropa, again sa 19 na mabala lamang din ang nakuha sa crime scene, malinaw din na malapitan na pinaslang ang mga biktima sa kanilang tent. At inyo pong matatandaan, base din doon sa statement ni CS o ni Chief of Staff General Galvez, yung tatlo sa mga bangkay ay tinangkap ang sunugin. Base po yun sa lumabas din na investigasyon ng SOCO at ng Crime Lab na may mga indikasyon na sinunog yung tatlong bangkay. Ang sisting nga po mga katropa, ipupukol po sa pamahalaan ang galit ng mga magsasaka dahil palalabasin ng mga kasunduluhan ang may kagagawan po sa nasabi pong isa din po sa tinitingnan po na ang gulo nito ay
pagsasanib pwersa ng NPA at ng NFSW para po pababain sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte. Siyempre, magagalit ng taong bayan, di ba? Kasi walang ginawa ang pamalaan, walang ganto, lahat magsisisi. Eh, doon na magkakaroon ng galit ang taong bayan para pababain sa pwesto ang Pangulo. Kasi ito daw po ay may kinalaman pa rin sa tinatawag pong Red October o ito pong madugong buwan ng Oktubre. Ang tawag po dito mga katropa ay tinatawag pong Upland Baklasan. Upland Bungkalan. Ito po ay ang inihagpa po ni General Galvez na ang tawag po dito ng NPA o ng teroristang grupong New People's Army ay Upland Bungkalan, kung saan pababain nga po sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte at gagawa kaugnay na rin sa kanila pong gagawing mga kabalbalan at ginagawa pa lamang. May hawak po tayo ditong listahan mga katropa, base na rin po sa ibinigay nitong si J2 Major General Fernando Trinidad sa atin, dun po sa mga balak at mga ilang ginawa na ng teroristang grupong New People's Army para po doon sa pag hasik ng gulo ng gulo at kabalbalan sa ating mga mamamayan at ipupukol ang sisi sa ating mga kasundaluhan o sa pamahalaan sa pangkabuuan. Hawak po natin mamaya po mga katropa, no, ibibigay po natin sa inyo, babasahin natin kung ano yung mga lugar na kanila pong natukoy, na natukoy po ito ng intelligence ng Armed Forces of the Philippines. Ilan lamang po mga dito mga katropa yung mga road blocking na kanilang ginawa, ang paghaharang po sa mga kalsada, yung sa mga youth student consolidation, lahat po yan, ibibigay po natin yan sa inyo mamaya-maya mga katropa. At maintindihan kahit sino ka man. Nilinaw naman po mga katropa ng Department of Agrarian Reform na wala pong kinalaman ang AFP at ang PNP sa massacre po na naganap dyan po sa lalawigan ng Negros Occidental. Ito po yung paglilinaw po ni Department of Agrarian Reform Secretary Jan Castresiones. Kaugnay na rin po sa paglitaw na kagagawan lamang ng pamahalaan ng krimen itong nakalipas na Sabado. Ayon po kay Secretary Castresiones, ng pagbibigay ng maling impormasyon ng teroristang New People's Army sa mga magsasaka sa bahagi po ng Negros, lalo na sa pamilya ng mga biktima, ay malinaw na paglihis sa kanilang krimen na ginawa. Yan, paglihis sa krimen na kanilang ginawa. Kung inyo pong matatandaan mga katropa, base po doon sa pahayag, although wala pa tayong nakuha na affidavit talaga na talagang notaryado, sa pahayag po ng nag-iisang survivor, ito pong 14 years old na bata na sinasabing siya po ay kasama nitong si March Estella Sumikad, yung isa po sa napaslang sa siyam, na pinadapa daw po sila nitong limang mga kalalakihan. Limang armadong kalalakihan, pinadapa daw po sila at walang sabi-sabi. Kwento natin mga katropa ay base po doon sa initial na salaysay na inilabas po ng Chief of Police ng Sagay, sa Sagay City, na kaugnay po doon sa initial statement nitong 14 years old na kanya pong sinabi na nasa tent sila sa gitna ng lupain, hindi po ito matarap, patag po yung natukoy na lupa at doon po nangyari yung krimen. Mga mag-alas 9 ng gabi o pasado alas 9 ng gabi rather, yung may magtungo sa kanila ng limang armadong kalalakihan. Sinigawan daw po sila na dumapa ang mga ito, syempre sa takot dahil may mga baril, armado yung mga kalalakihan, agad-agad na dumapa itong mga biktima. Kasama nga itong 14 years old na tinago sa pangalang Ben. Dahil madilim naman po yung lugar mga katropa, ang ginawa nitong 14 years old, habang sumisigaw yung mga marami daw pong sinasabi yung mga armadong kalalakihan, pasimple na po siyang gumagapang papalayo dito sa kanyang mga kasamahan, dito po sa siyam na napaslang. Kaya kitang-kita niya daw po yung mga pangyayari na siya ngayong pinanghawakan ng ating mga kapulisan at kasunduluhan doon po sa nagpapatuloy na investigasyon para po matukoy kung sino talaga ang nasa likod ng krimeng ito. So sinusuportahan po ng o nasuportahan nitong 14 years old yung statement ng Department of Agrarian Reform na wala talagang kinalaman
dito po sa massacre ang atin pong mga kasunduluhan at ating mga kapulisan. Dahil sabi niya, may nakita siyang isa, malinaw sa kanyang paningin. Itong itsura ng isang suspect o sa mga salarin na kanyang nakita. Dahil nga daw nung matapos pagbabarilin yung kanyang mga kasamahan, lumingon po siya nung makita niyang may lumiyab. Kasi binuhusan daw po ng gasolina itong tatlo sa mga kasamahan niya, itong mga pinaslang. And dahil nga po may pagliyab, dahil sa gasolina, nagkaroon po ng kunting ilaw doon sa area. Nakita niya malinaw sa kanyang paningin, malinaw sa kanyang alaala yung itsura ng isa sa mga suspects na kanya pong ikunento dito sa ating mga kapulisan. And nung magpakita ng mga larawan, na ituro po ng bata yung itsura nitong suspect. At natukoy na ito ay residente lamang din ng Sagay City. At ang base sa report na inilabas po ni Chief Inspector Robert Reyes Mansueto, siya po ang chief of police ng Sagay, lumalabas na itong tinukoy ng bata na namukhaan niya na residente ng Sagay. Matagal na pong miyembro ng teroristang New People's Army. Yun po, matagal ng miyembro ng teroristang New People's Army. Sa ngayon po na nakiusap ang ating mga kapulisan at kasundalo na hindi muna banggitin yung eksaktong pagkakilanlan, pangalan nitong natukoy ng 14 years old na lone survivor at nagmimisto lang nag-iisang witness doon po sa pangyayari. Ay hindi mo na tinukoy yung pangalan para po makuha naman ng atin pong mga otoridad kung sino pa yung apat na mga kasama nito na mga salarin o nasa likod ng massacre dyan po sa Sagay City. Kaugnayan ito mga katropa, kung nyo po matatandaan, itong nakalipas din na araw naman ng Martes ay agad po nagtungo dyan po sa bahagi po ng Sagay City si Pangulong Rodrigo Duterte kasama po si Chief of Staff Armed Forces of the Philippines General Carlito Galvez para po agad na magkaroon po ng pagbibigay tulong dito po sa pamilya ng mga naiwan dito pong siyam na biktima. At syempre papagutos na rin na magkaroon ng malalimang investigasyon. At sa ngayon po, inassure po ni Onangdar na pagkakaluban ng mga lupa ito pong siyam na biktima. Kasi po sa bahagi po ng Sagay City lamang, sa Sagay City, sa bahagi ng Negros Occidental, ay nasa mahigit po 3,000 ektaryang lupain pa dyan yung inaasahang ipagkakaloob sa mga lehitimong magsasaka sa lugar. Ayan, yung lehitimong kasi sa ating po mga katropa, marami po yung nagtatayo lamang ng kanila pong mga bahay dito po sa mga lupain na hindi mo na ginamit o nakatiwangwang o pinabayaan itong lehitimong may-ari o may titulo ng lupa. Yung iba naman, tinatawag po itong forestry land. Yung pag-aari po ng gobyerno. So this time po, ipagkakaloob po ito sa mga magsasaka. Kasi po mga katropa, ito pong siyam na biktima ng massacre ay dalawang araw bago po mangyari ang krimen o bago po mangyari ang krimen noong Sabado. Ito po ay araw ng Huwebes, sinasabing sila po ay nagbayad po ng tig 500 pesos. Tig 500 pesos. Yung 500 pesos daw po na yun na binayad po nila sa NFSW ay katumbas daw po yun ng isang ektaryang lupain. Imagine, kahit sino naman po siguro ay agad ay sasama dito po sa grupo ng NFSW. Kasi sabi, 500 pesos lang, magbubungkal ka na, makapagtanim ka na ng kung ano mang produkto ang nais mo dito sa isang ektaryang lupain na ipagkakaloob sa'yo as long as doon ka muna magstay, doon ka muna tumira. Isang dahilan, kaya po nagkaroon mga katropa ng maliit na tent. Ito pong mga biktima na nagsama-sama dyan nga po sa barangay, sa bahagi po ng Sagay. Kasi nga po, nagbayad sila ng 500 at ang pangako sa kanila nung mga nag-recruit mula po sa National Federation of Sugar Workers ay kapalit po noon ay 500, kapalit po ng 500 pesos ay isang ektaryang lupain ang assurance lamang dapat magstay sila doon. Diba? Dapat magstay sila doon kasi marami pang ibang claimant, baka maunahan sila. Kaya po itong mga biktima na hindi po lehitimong residente ng Sagay, sila ay residente ng mga kalapit na munisipyo, ay pumayag sila, ay sige, ganun ba, magkakaroon kami ng lupa sa matagal na panahon. 500 pesos lang pala, willing kaming magbungkal, mangalkal ng lupa na to, kung ipagkakaloob naman sa amin. So yun po ang ipinangako sa kanila, base po sa kwento ng kanilang mga pamilya. Kaya po sumama itong mga biktima na to
dito po sa nag-recruit nila at na nakarating nga dito sa bahagi ng Sagay City at nagtayo ng pansamantalang tent. Ang masakit, Sabado ng umaga sila bumiyahe, papunta dito sa Sagay. Sabado ng gabi, pasado alas 9 nang sila po ay pagbabarilin o massacre po ng New People's Army. Mamaya po mga katropa, sa pagbabalik ng ating programa, mayroon po ako napakaikli lamang. Maikli lamang po na ipi-play sa inyo na tinig po ni Chief of Staff Armed Forces of the Philippines na siya po mismo yung nagbabanggit na talagang ang nasa likod ng pagmasaker po sa Siam na magsasaka ay itong teroristang grupong New People's Army. At katulad po ng pangako natin kanina, ito pong nakuha naman ang J2 ng intelligence ng Armed Forces of the Philippines na kagagawan po ng mga teroristang grupo para po manggulo sa atin pong pamalaano. Tinatawag po nilang Madugong Oktubre o Red October ay nasa atin po. Tatlong page po ito, tatlong pahina po. Babasahin natin sa inyo mamaya mga katropa. Ito pong natukoy na mga lugar na kanila pong dapat magkaroon sila ng pagpapasabog, panggugulo, at yung gugulo, panggugulo na kanilang gagawin ay ipupukol ang sisi sa ating mga kasundaluhan o sa pamalaan para po magalit ang taong bayan kay Pangulong Rodrigo Duterte. At yun po ang dahilan na isa sa mga dahilan na maaari pong pagbaba sa kanyang pwesto. Anyway mga katropa, magbabalik po ang programang Tropa makalipas lamang ilang paalaala mula po sa ating himpilan. Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Itigil na natin ang labanan upang wala nang masasaktan. Bakit di na lang tayo magtulungan nang makamtan ng kapayapaan, kaunlaran? Halika na, kumapit ka ngayon. Ang puso't isipan para sa kapayapaan.
1134 kHz. Katropa Radio. Iba tayo! Mga katropa, balik po tayo sa atin pong programa, katropa. At ako pa rin po ang inyong mga kasama hanggang alas 11 ng umaga sa programang Tropa. Ang inyong katropang si Amihan Sabillo. Hi, hello muna sa ating katropang si Louis Claudio. Ayan, nagbabalik po siya mula po sa kanyang biyahe sa Vladivostok, Russia. Hindi pa naman po nagbago yung kanyang pananalita. Tagalog pa rin naman. Akala ko kasi hindi na siya marunong mag-Tagalog eh, you know. Anyway, joke lamang po yun mga katropa. And syempre pa kay katropang Jan Sablon. Diyan naman po siya sa bagay ng DWDD sa Pivao Compound. Thank you sa mga pasalubong ninyo. Next! And antabayanan po mga katropa yung ipopost ni katropang Louis Claudio at ni katropang Jan Sablon na kanila pong personal experience dito po sa kanilang travel na ginawa almost 1 month kasi September 21 nung umalis dito, bumalik October 25, almost 1 month nga yung kanilang paglalayag. Kasi October 22, nag-dock or bumaba po sila ng barko. Eh di 1 month in 1 day. And yung sa akin din po mga katropa, antabayanan din yung ipopost ko. Ayan, pinifix na lang natin yung ating ginawang maliit lang naman na experience po natin dito po sa 2.5 weeks naman natin na travel. Anyway, mga katropa, balik po tayo sa atin pong talakayan. Kanina nga po, bago tayo nagbigay daan ng pagpapakilala ng ating pila, nangako po tayo na meron po tayong ipapadinig sa inyo na tinig po ni Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines, General Carlito Galvez Jr. na natukoy na mga NPA talaga yung nasa likod ng pagpaslang sa siyampo ng mga magsasaka dito po sa bahagi po ng Sagay City sa Negros Occidental. At atin din pong ibibigay sa inyo yung information o ito mismong listahan na ibinigay sa atin ni J2 ni Major General Fernando T. Trinidad doon po sa kanila pong nakita na investigasyon na ginagawa ng mga teroristang grupong New Populso Army para pumanggulo sa atin pong bansa, sa kabuuan na po ng bansa. Kaugnay pa rin po doon sa tinatawag nilang uplan bungkalan o pagpapatalsik sa pangulo po ng atin pong bansa. Anyway, try natin kung okay, alright, itong my play. Ayan. Ayan, medyo nagkaroon. Ang tulad ay may sanaysay at may kahulugan na dapat mamansin at maintindihan. Kahit sino ka man ay dapat malaman na dito sa mundo ikaw ay tunog lang. Kahit na ang araw sa kalangitan siya ay tunog lamang sa kalangitan. Ito mga katropa, i-try po natin, no? Napaka-ikli nito kasi kinat ang hirap ikat itong mensahe po ni Chief of Staff Armed Forces of the Philippines General Carlito Galvez. I am very convinced that when the conclusive findings of the investigation have been released, the CPPNPA and its puppet organization, the NFSW, will have blood on their hands. Ayan po mga katropa, ang pahayag, ang ilan lamang po, no, sa pahayag kahapon nito pong si Chief of Staff Armed Forces of the Philippines General Carlito Galvez na sinasabi pong yung natukoy doon po sa pinagsamang investigasyon po na ginawa ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at ng Department of Agrarian Reform ay lumalabas
na NPA talaga, yung nasa likod. And nagpatibay po doon yung statement ng 14 years old na survivor. Nag-iisang witness po na itinago sa pangalang Ben, base po sa kanyang nakita nung liaban nga o buhusan ng gasolina at sunugin yung tatlong bangkay. Eh, naglikha po ito ng liwanag, malakas na ilaw, kumbaga, na paglingon itong biktima, itong si Ben, doon yung nakita o naaninag, namukhaan, nakilala yung isa sa limang mga sospek na kanyang tinukoy. At base sa pag-imbestiga ng mga kapulisan, nung ipakita sa bata yung mga pictures ng mga wanteds ng mga criminals, ng mga miyembro ng NPA, naturo ng bata na yon at nalaman itong sospek na to ay miyembro po ng New People's Army na residente lamang din po ng bahagi ng Sagay. So malaki ang posibilidad na ang may kagagawa nito ay mismo mga residente lamang din ng bahagi ng Sagay na sinasabing mga miyembro ng New People's Army. Ito na po mga katropa yung binigay po sa atin ni Major General Fernando Trinidad na kanila pong natukoy base po sa investigasyon na kanilang ginawa ay una nga po dito, unahin natin itong isa, ang ginawa po ng kilusang Mayo 1 o KMU activities po. Ang number 1, yung roadblock sa bahagi po, yung pagharang po ng kalsada. Sa bahagi po ng Barangay Lasang, Bunawan District, Davao City. Ito po nakalipas na October 23. Yan po ay araw lamang po ng Martes. Kung saan po ay nag-cause po ito ng napakahabang traffic dyan sa lugar. Nag-cause po ito ng traffic mula po sa Davao City hanggang Panabo City. Kung saan tumagal po ng ilang oras. Ilang oras din po ang tumagal na pila ng mga sasakyan dyan. Kung saan nasa, nasa 600 na mga participants po mula sa banana plantation workers at mga nagmula po sa Compostela Valley ang humarang po dito sa, sa kalsada na itong mga katropa at sila doon ay nag-rally. At nag-refuse po na makausap o magkaroon ng mga payapang usapan sa pagitan po ng mga otoridad para padaanin itong mga sasakyan na tumatawid dito po sa bahagi ng Barangay Lasang sa Bunawan District, Davao City. So ilan lamang po yun sa kanilang panginawa para ma-freeze, diba? So for example, natin, meron kayong mga dalang mga produkto. Kung ang produktong yan nasisira, nabubulok, eh maaaring hindi agad maidating doon sa market dahil na nga po dito po sa kanilang ginawang pagharang sa mga kalsada nitong nakalipas na October 23. Ikalawa naman po, yung road blocking pa rin, pagharang pa rin sa mga kalsada sa bahagi naman ng Butuan City, dyan po sa Agusan del Norte, nitong nakalipas na October 23 pa rin. Kung saan yung mga residente naman dyan sa lugar na nananawagan ang mga militanteng grupo na simula na daw po ulit yung peace talks at ayaw daw po nila ng local peace talks. At natukoy na hindi po sila doon lehitimong residente ng Butuan, kundi sila ay mga residente ng iba't ibang lugar. Pumunta lang doon para po mag-rally at harangan ito pong kalsada sa bahagi po ng Butuan. At nangyari po yan magkasabay sa Barangay Lasang at sa Butuan City, October 20. Isa din po sa natukoy noong October 21 naman, nagkaroon po ng National Congress sa Baguio City. Ito pong kilusang Mayo 1 kung saan ginawa po yan sa Teachers Camp sa Baguio City na may tema pong palawakin at palakasin ang kilusang paggawa tungo sa pagsulong ng pambansang demokratikong pakikibaka ng sambayanang Pilipino. Kung saan ilan lamang po sa kanilang personalities po na sumama po doon ay itong sina Elmer Labug, Nets Gonzaga, Christian Yamzon, Teddy Casino at Eleanor De Guzman. Bukod po dito mga katropa, natukoy din po ng ating mga kasunduluhan ito pong intensified mass campaign. Ito pong Uplan Aklasan. Ang Uplan Aklasan po ay nagsurvey pong primary ng teroristang grupong si New People's Army parang
mass campaign po. Katulad ng lahat, ikaw ay tulong free. Para po doon sa pagpapatalsik naman kay Pangulong Rodrigo Duterte o ang tinatawag po lang kampanyang talsik o plan aklasan. Ito po ay nagsimula daw po sa Metro Manila at nagpapatuloy sa bahagi po ng Bulacan, Zambales, Southern Tagalog, Cebu City, Bacolod City, Iloilo City, Cagayan de Oro City, Compostela Valley at Davao City kung saan tinatarget po nito ang iba't ibang mga kumpanya. Particular po itong mga private companies na pinupuntahan nitong mga teroristang grupong New Populus Army at nagkukunwari ang mga ito mga, na mga simpleng mga manggagawa o mga magsasaka lamang at nagbibigay po ng mga maling impormasyon para po magalit ang taong bayan dito naman po o kaya ang ilang mga manggagawa sa ilang mga kumpanyang kanilang pinupuntahan para po makiisa sa kanilang gagawing malawakang rally para po sa aksyong gagawin na pagpapatalsik kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ilan pa po? Ito pa po ang natukoy mga katropa ay ang bungkalan and okupasyon. Bungkalan at okupasyon. Kung saan ito mga katropa, yung kanila pong na-recruit kasama po yung mga farmers, agriculture farms worker, urban poor sectors, lahat po ito sa kabuuan ng atin pong bansa ay kanila pong utusan na mag-occupy po ng government housing project. Ayan. Government housing project. Alam naman po ng lahat yan, yung ginawa po ng kadamay, di ba? Ganun po, yung para po sa pabahay para sa mga kasunduluhan at sa mga kapulisan, ay kanila pong kinuha. So yun po ay pag-uutos po yan ng mga kaliwang grupong New People's Army. Example nga daw dito yung campaign na ginawa ng CPP ay yung kalipunan ng damayang mahirap o kadamay sa Pandi, Bulacan at ilan din po sa naka-experience ito ang Bureau of Animal Industry, Department of Agriculture sa bahagi naman po ng Coron sa lalawigan ng Palawan kung saan yung 2 hektaryang lupain po ay inoccupy po ng mahigit na 600 families na mula po sa grupo pa rin ng teroristang New People's Army na mula po sa Batangas at Mindoro. Ito po yung minamit natin kanina mga katropa na nangyari po sa amin sa lalawigan ng Palawan na yung mga claimant ay o ang nag-occupy ng lupa sa bahagi po ng Coron ay mula po sa Batangas at Mindoro gayong mga lehitimong residente ng Palawan ang kanila pong inagawa ng lupa dahil ang mga ito po ay mga miyembro ng teroristang grupong New People's Army. Ako'y mawalang habang sa bahagi naman po ng Negros Occidental, nito pong October 20 lamang, alas 10 ng umaga, 23 miyembro naman ang National Federation of Sugar Workers. Ito nga po kung saan bagong miyembro, ito pong mga Pinas lang, ay inoccupy naman po ang tent ng 3 hektaryang lupain sa bahagi po. Ang 3 hektaryang lupain yung kanila pong inoccupy nung 32 members out of 90 hectares po yan na farm na pagmamayari po ng isang Carmen de la Paz Tolentino at hacienda sa ito po yung hacienda Nene sa Purok Fire 3 Barangay Bulanon Sagay City kung saan po nangyari nga po itong krimen. So nangyari ang krimen. Yun po mga katropa. Yung lehitimo nilang mga miyembro, yun talagang natukoy na nila ng mga New People's Army, hindi po nila pinaslang. Yun po ang kanilang pinagkuha ng lupa. Gayong yung mga biktima na siyam, ito po yung mga bago, walang kaalam-alam na sila ay pinain, ito po yung kanilang pinaslang para po ipukol ang sisi sa atin pong pamahalaan. Yan po ay ilan lamang sa natukoy ng ating mga kasunduluhan. Nakalagay din po mga katropa, in the same day, members of National Federation Sugar Workers, habang nagpapahinga sa kanilang camp, ay mayroon nga pong anim po na mga miyembro ng NFSW ang nagtungo dito sa tent ng siyam na biktima kung saan pinatay itong mga biktima. 3 sa mga biktima ay kinilala sila Morena, Nick Dumakit at Bingbing Bantig. Kumbaga sila po itong yung sinilaban. Sila po yung sinilaban mga katropa. At sila ay hindi po residente ng Sagay City. Sa kalawakan. Isa pa po ang ikatlo po sa nadiskubre itong lakbayan and taktikang bakwit. Ang lakbayan and taktikang bakwit ay may 2 pong prominent. Ito pong
two prominent po ito ng CBP and PA na sila rin po ang nagre-recruit naman po dito sa ating mga kababayan na mga lumad sa kabuuan po ng Mindanao. Kung inyo po matatandaan kasi karamihan po sa nalaso ng kaisipan ng mga teroristang grupong New People's Army, ito pong ating mga kababayan, mga lumad. Sila rin po ay pumasyal dito po sa ating himpilan na sinasabi lang ngayon po, malawak na ang kanilang kaalaman. Na-inform na sila sa tamang impormasyon kung ano ang meron sa ating pamahalaan. Kaya nga po't nasa tamang landas na po ang karamihan sa kanila. Malaking bagay po na nasa ilalim ng Marshall ang bahagi ng Mindanao dahil marami sa kanilang mga pinuno, mga leaders na hindi po napaslang. Kasi nga po, nung hindi pa nasa ilalim ng Marshall ang Mindanao, ipinapatay po ng teroristang grupong New People's Army ang kanilang mga leader o mga tribe leader ng mga manubo or ito pong mga luma. Ilan pa po sa hakbang na ginagawa ng teroristang grupong New People's Army ang Youth and Students Consolidation kung saan na pumupunta ang mga ito sa iba't ibang mga schools. Kunwari magkakaanong campaign, kunwari magkakaroon ng immersion, isasama yung mga bata, magkakaroon ng campaign sa kabundukan, yung pala iba-iba na yung kanilang mga itinuturo. Kaya po nung last week or month, kung nyo po matatandaan, nanawagan tayo sa mga magulang na mga kabataan na imonitor ang galaw ng kanilang mga anak kasi baka natamnan, nilalaso na ang kanilang kaisipan na itong mga teroristang grupong New People's Army. So ilan po yan sa natukoy. Ito pa sa natukoy din po ng ating mga kasunduluhan ay ang welgang transportasyon. Kung saan na sinusulsulan ng teroristang grupong New People's Army yung ilan po sa mga drivers na magkaroon po sila ng pagrarally dahil nga po tatanggalin na yung mga lumang sasakyan, which is para naman to sa kabutihan ng lahat ng mga pasahero na rin at ng mga jeepney drivers. Kasi nga naman, di ba, kung sobrang luma na yung sasakyan, sirain na po ito. Yung mga pasahero po yan, nakasalalay po ang buhay dito po sa driver. So ito po ay naayos lamang po ng ating pamahalaan. So alam po ba ninyo mga katropa, sinakyan po yan ng teroristang grupong New People's Army at binigyan ng mali impormasyon itong mga drivers na to at silang nagsabi na itigil na ang pasada, i-freeze ninyo para matigil, magkaroon ng tigil pasada itong mahirapan ang taong bayan, 'di ba? At tayo ang manalo. Mali po yung mga binibigay nilang impormasyon kasi kaya nga po binabago itong mga sasakyan or babaguhin, kailangan palitan kasi nga po sobrang luma na ito po yung nagkukos ng mga aksidente. Hindi naman po pinapabayaan ng ating pamahalaan yung mga manggagawa o yung mga drivers na to kasi papalitan nga ng bagong mga sasakyan. Base na rin po yan sa pag-uusap ng mga may-ari mismo ng mga sasakyan at ng ating pong pamahalaan na sila naman din po yung pagkakalooban ng mga jeepney po, bagong mga jeepney na to. And sa kanila pa rin po nanatili ito pong ruta na to, yung franchise o prangkisa sa ikang. Isa pa po mga katropa, ang natukoy ang Kuda Bulldozer. Ang ira ay may malaking impact sa pambansang kalagayan at makakakuha ng matunog na national attention sa political na aspeto, particular sa target ng mga abusadong kumpanya ng pagmimina na isinusuka ng mamayan. Malaking pangangampan ayan, ng mga katutupong lupain, dayuhan ng mga empresa at mga lokal nilang kasabuan. So yung aagawan nila ng mga ari-arian o ng lupa mismo yung legitimong residente ng lugar. Diba? Ganun po ang ginagawa nila. Ilan pa sa natukoy itong Kuda Tabasco. Ito po yung mga operasyon na biral laban sa mga pusakal na kriminalidad at sindikatong mga opisyal ng PNP at AFP na may malalim na utang na dugo sa mamamayan at tribulasyong kilusan. Kasama na ang mga masugid na tagapagtupad ng AKJ at tukhang ng berdugong rehimeng Duterte. Yan po yung ilan lamang doon sa kanilang binibigay ng mga maling impormasyon sa atin pong mga kababayan o sa atin pong ito pong mga mamamayan na namumuhay sana ng maayos, tahimik sa kanilang lugar, pero ginugulungan itong mga teroristang New People's Army. Ito pa po sa natukoy ay itong Kuda Casino. Ang sinasabi naman po ng Kuda Casino mga katropa ay bira sa mga Intel Network, Intel Operatives at mga opisyal na paninitik
ng kaaway sa lahat ng mga antas ng atin pong matutukoy at mga opisyal at mga espesyal na focus sa mga piling unit. Pangmatagalan at importanteng proyekto ito na dapat paglaanan ng atensyon at mga tauhan ang sasanayin sa counter-intel na gagawin para sa ganitong particular na proyekto. So may gagawin po sila mga katropa, magsasanay po yung ilan sa mga kasamahan o yung mga miyembro nila para sirain. For example, yung komunikasyon natin. So yan po, ilan lamang doon sa nakita ng AFP na pagkilos na gagawin o ginagawa nito pong teroristang grupong New People's Army. Ang kuda hadis naman po, ito po yung last na natukoy. Ito po yung bira at operasyon laban sa mga naunang natukoy na mga target ng national na silang may mga pananagutan at malalim na utang na dugo sa mga pagpatay at pagdukot sa mga leader ng mga aktivista at mga organisadong mga pambansang demokratikong kilusan noong panahon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. May mga nauna na ang tinukoy dito na sisingilin ng mga personalidad. Hiwalay pa po ito sa memo noong 2016 at ito ay sinasabing standing order para ipatupad. So yan po yung kanilang gagawin mga katropa kung saan may mga tinukoy po silang mga pangalan. Sino po itong mga sundalo na to? Sino itong mga pulis na to na humuli sa kanilang mga leader o dating mga kasamahan na kanila pong babalikan? Hindi naman po huhulihin yan ang ating mga kasundalohan, ang ating mga kapulisan, mga katropa, kung hindi po ng gulo, kung hindi po sila pumaslang, di ba? Kung hindi po sila nangidnap, kung hindi po sila nangikil sa ating mga kababayan, kaya po yan hinuli ng ating mga kasundalohan, kapulisan, dahil po sila ay may paglabag na ginawa po sa ating saligang bato. So yan po mga katropa, ang natukoy po ng intelligence unit po ng Armed Forces of the Philippines na ilan lamang sa ginagawa po ng mga makakaliwang grupo para po doon sa madugong buwan ng Oktubre o tinatawag pong Red October na panggugulo, pag-asik ng lagim para po isisi sa pamahalaan ang kanila pong ginagawa at iyon po ang hakbang na pagpapatalsik na kanilang ginawa gagawin sana sa Pangulo pero hindi po nangyari mga katropa dahil naagapan ng atin pong mga kasundalohan. Anyway mga katropa, sumayin niyo po ang isang oras na pagtatanghal ng programang Tropa ngayong araw po ng web. Maraming salamat po. Sana po ay na-enlight po kayo dito po sa kagawa ng mga teroristang grupo sa atin pong bansa. At mahalaga po maging mapagmatsyag po tayo, magkaroon po tayo ng pakialam sa atin pong bansa, sa ating lipunan. Kung hindi ka nais-nais, kung may kahinahinalang kilos, may bagong tao sa inyong lugar na alam ninyong hindi po ito makabuti, maaari pong ipaalam kaagad sa ating mga otoridad para po maimbestigahan yan at maisalba ang kaayusan, katahimikan ng atin pong lugar. Dahil atin po yan, tayo po ang una dapat na magbabantay at magpapanatili ng kaayusan, katahimikan ng ating lugar dahil tayo po ang nakatira dyan. Hindi po itong mga dayuhan na nandyan lamang para po manira, manggulo sa atin pong bayan. Sa ngalan po ng ating mga katropang sina Ferdinand Fonse, katropang Leonor Tanap, katropang Dexter Orata at katropang Ronald Ang. Maraming salamat po sa loob ng isang oras na pag-subaybay po ninyo sa programang Tropa ngayong araw po ng Webes. Ako po ang inyong katropang si Amihan Sabillo. Maraming salamat. God bless everyone. Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz, DWDD, Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.